sari-saring laman loob ng baka, sabaw na katakam-takam. Dito sa Kalasyaw, Pangasinan, meron nagtitinda nito, ang Ramon's Canteen. Kung tawagin ay Kaliskes. Alam nyo ba na ilang ulit na silang nagpalipat-lipat ng pwesto? At kahit anong gawin, talagang dinudumog pa din. Ano nga ba ang sikreto sa successful business nila? Alamin natin sa episode na ito. Hindi ka makakalis talaga ng Kalasyaw nang hindi ka makakakain sa Ramon's Canteen. Kami ang pinabalik-balikan ng mga customer. Talagang purong-puro ang sabaw. Talagang mapapa-extra rice ka. Kami ang may pinakamasarap na kaluskus sa Kalasyaw, number one. Talagang puro ang sabaw. Nagtatrabaho po ako dito sa Kaluskusan, Ramon's Canteen. Nasa harap po ng gasoline station. 15 years na kami dito. Almost 15 years. Doon pa sa loob ng sabungan. Palabas ng bodega, tapos sa gilid ng 5-star. Hanggang sa napadpad kami dito sa bakanteng loteng to na inuupahan namin. Ngayon, balitado kasi na ibibenta na to, kaya siguro maghanap ulit kami ng ibang pwesto para hindi mawalan yung kainan na gustong-gusto nila. Ang bestseller namin is kaluskus, tapos yung kalderetang baka, sisig at mga ibang ulam pa. Kaluskus nagmumula sa laman loob ng baka, yung mga heart, pancreas, libro, tuwalya, yung lamang loob na kaluskus talaga yung sinasabi nila. Yung pinagpakulaan ng karne, yun ang ginagawa namin sabaw. Tinitimpla ng asin, nor cubes at konting bitchin lang. Tama lang, nagpapasarap talaga na asin yung kamyas. Kung wala pong kamyas, yung natural na ano lang, suka, ordinaryong suka lang. Yung nabibili sa palengke, nilalagay namin sa sabaw. Siguro, ma-friendly kami. Yun. Tapos yung sarap siguro yung timpla, ganun. Bumibili na lang ang magpapatunay. Yung mga tricycle driver, ganun, mga sabongero. Tapos yung mga nagdra-drop by na ano, mga biyahero. Mga estimate na yun, mga 10 kilos hanggang gabi na yun. Kasama na yung kalderetang baka kasi doon namin kinukuha. Sarap na timpla daw, yun ang sabi. Tsaka yung ang daming sebo, tsaka dugo. Yun ang gustong-gusto ng mga customer namin, binabalik-balikan. Libre lang yung dugo tsaka sebo. Pinapamigay lang ko namin yung kung sino yung may gusto. Sarap, malasa, tsaka tunay na sabaw talaga ng pinagpakuluan ng karneng ng baka. Almost 4 hours. Pagdating ng deliver namin hanggang gabi na yun, papalambutin pa namin dun sa harap ng ano, kawali namin. Yun talaga ang natural na pinagpapalambutan ng karne, uling talaga. Saka para talagang maano mo yung lambot ng karne. Pagmamahal. Yun ang number one sikreto, tsaka ano, friendly kami dito. Hindi naman sir, kung sino yung mga customer na gustong pumasok, sige lang, di raman kami namimilit. Kung talagang saan ang gusto ng mga customer pasukan na kainan, yun lang sir. Hindi naman sir, kasi tulong-tulong kami sa paggagawa ng mga ano eh. Kumbaga, hindi naman iisa yung nakatoka doon. Kumbaga, kung sino yung
halimbawa, kami, nag-ano kami ng karne, nag-aayos kami, may nakatoka sa harap, may naghuhugas, may mga magsaserve, may magtatanggap. Kumbaga, team building ba, natulong-tulong para hindi mahirapan ang bawat isa. 60 pesos yung per serving namin ng kaluskus, tsaka ulam, tapos yung kanin namin is 15 pesos. Meron yung halo na ano, kaluskus, may lamang loob, tsaka laman, meron din yung purong laman kasi yung sa mga bata, gusto lang laman. Libre yung sebo, tsaka dugo. Yun yung binabalik-balikan talaga dito, dugo tsaka sebo. Unli sabaw, tsaka may mga ganito, yung mga ricado namin, talagang unlimited talaga. Sino yung gustong kumuha? Sige, gustong kumuha. Originally, ang pagkaing kaliskes ay nagsimula sa bayan ng Dagupan. Pero sa sarap nga nito, kumalat na sa mga karating bayan kagaya ng Kalasyaw. Sari-saring laman ng baka ang nilalagay sa isang mangkok. Ang serving, punong-puno ng laman. Isang mangkok na talaga nga naman bubusugin ka sa sarap at dinamnam. Huwag ka masusurpresa, ang pandulo, buubong dugo. Ibubuhos ang napakasarap na sabaw. Di ko na matiis, tikman na nga natin yan! Kaleskes. Oh, bigkas sila dito. Parang kaluskus eh. Ano? Kaya daw kaleskes kasi laman loob daw ng baka. Oh, may libreng dugo. Daw na sibuyas. Yeah. Aren. Ang lasa niya, parang papaitan pero walang pait. Dami asim na ote dahil sa nilagay nilang kamyas. Ano? Saka wala siyang ano ha, wala siyang anggo. Saka malambot yung mga laman naman na yung mga karne, halatang pinalambutan ng matagal na oras. Ano, lagay natin yung sili. Aking dugo, bala rin natin. Oh, 60 pesos lang to per order. Ano sa bawat, tapos libre lang din yung dugo. Pwede kang mingi. Gusto niya mag-rice, tagdala kayo ng 10 piso. Pagluluto ng masalak, dapat lagi ka nakangiti. May pahalong pagmamahal doon sa niluluto. Yung talagang love mo yung talagang pagluluto para maramdaman lalabas ang talagang lasa. Kami ang pinabalik-balikan ng mga customer. Talagang purong-puro ang sabaw. Talagang mapapa-extra rice ka. Kami ang may pinakamasarap na kaluskus sa Kalasyaw, number one. Talagang puro ang sabaw. Malalasan mo talaga ang lasa ng baka na karne. Kahit mainit ang panahon, binabalik-balikan kami. Lalo na itong tag-ulan, kami ang babalik-balikan dito yung sabaw na masarap. Salamat sa mga customer namin, yung mga magiging customer pa, matatagpuan kami dito sa bay Nalsyan, sa harap ng gasoline station ng Shell at sa tabi ng Onion Galbastille. Nag-start po kami 4 a.m., nagsasara kami, maximum namin is 9 p.m. Sa mga gustong makarating dito sa Ramon's Canteen, dito lang pa kami at hintayin namin kayo. Hindi ka makakalis talaga ng Kalasyaw nang hindi ka makakakain sa Ramon's Canteen. Masarap na, mapapa-extra rice ka talaga.